Magandang umaga po sa inyong lahat. Kakatapos ko lang pong panoorin ang mga videos sa CLTV 36 para sa module sa Filipino 4 at English 4. Again po, gumagawa po ako ng mga videos para makatulong po sa ating mga anak na upang madali nila masagutan ang kanilang module sa Filipino. Well, meron po tayong uploaded video sa CLTV 36, pero kung napanood po ninyo, hindi po cover ng videos nila ang lahat ng lesson nila para sa modules na gagawin po nila sa araw na ito. Sana makatulong po ulit yung mga gagawin kong mga aralin o lesson para sa aking mga anak. And at the same time, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo kung ano yung naituturo ko sa kanila. So, tara na po at simulan na po natin ang ating pag-aaral. Para po sa ating unang aralin, ay dapat po muna nating malaman ang kahulugan po ng pangalan. So, ang topic po nila ngayon is yung aralin 1, paggamit ng pangalan sa teksto at pagbibigay formal na definisyon. So, kung mapapansin po natin sa modules po nila, sa first page na activity po nila ay pinapa-identify po nila dito ang mga uri ng pangalan. So, bago po natin i-identify kung ano ang dalawang uri ng pangalan, kailangan po muna nating may turo sa ating mga anak kung ano po ang kahulugan ng pangalan. So, ang pangalan ay salitang naglalarawan o salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, o pangyayari. Pwede po natin siyang i-take down, although meron po silang kopya nito doon sa kanilang module. For sure naman po, siguro familiar na po sila sa kahulugan po ng pangalan. Dahil sa, kung hindi po ako nagkakamali, sa grade 3 na pag-aralan na rin po ito. Meron po tayong dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pantangi o pantangi at ang pangalang pambalana o pambalana. So, anong ibig pong sabihin ng pangalang pantangi? Ito ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Ang pambalana naman po ay di tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Para po sa kanilang unang pagsasanay, narito po yung mga sasagutan po nila. So, i-identify po nila dito kung ang mga salitang sumusunod ay pangalang pantangi at pambalana. Ito po yung isasagot po nila dun sa mga patlang na naka-provide po bago yung mga numbers. So, number one is hari. Ito ba ay pangalang pantangi o pambalana? Tandaan na ang pangalang pantangi ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ang pambalana naman ay hindi tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Number 2, pari, pantangi, pambalana. Susunod, nabilang, max. Ito ba ay pantangi o pambalana? Number 4. Number 5. Pantangi o pambalana? Pumili kayo ng sagot dito mga bata. Number 6. Cardo. Ito ba ay pangalang pantangi o pambalana? Number 7. Regalo. Number 8. Mayor. Number 9, senador. Piliin kung ito ba ay pantangi o pambalana. At ang huling bilang, Antonio. Sulat kung pantangi o pambalana. Atin pang subukin ang ating kaalaman sa paggamit at paglagay ng angkop na pangalan sa bawat pangungusap. Para sa inyong pangalawang gawain, nandito ang mga salita na pwede ninyong gamitin upang kompletuhin ang mga pangungusap sa mga sumusunod na bilang.
maaari natin tingnan ang larawan sa itaas na bahagi ng sasagutan natin at pwede rin nating basahin ang maikling mga pangungusap. Kung naiintindihan ang mga panutong nabanggit ko na, ay pwede na kayong magsimula para sa inyong gawain. Kung tapos na kayong sumagot sa inyong mga pagsasanay, pupunta na tayo sa ibang bahagi ng ating module. Tandaan, yung mga sagot, ibibigay ni teacher at siya ang mag-check or si mami ninyo ang mag-check. Kung tapos na kayong sumagot mga bata para sa inyong gawain, ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Dadako tayo sa susunod na pahina. Kung mapapansin ninyo, hindi mo natin sinagot yung gawain sa letter B. Dahil ibang topic siya. So, tatapusin muna natin ang lahat na magkakaugnay na topic para sa ating lesson. Ganito ang susunod na gawain na ating sasagutan. Sa bawat bilang ay may mga nakasulat na mga pangalan. Kailangan natin tukuyin kung ito ba ay pangalang pantangi o pambalana. Ito ang susulat natin para sa pantangi, PT, at PL naman para sa pambalana. Karagdagang kaalaman mga bata, ang pangalan na nag-uumpisa sa malaking titik ay tinuturing na pangalang pantangi. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang tapusin na sagutan ang mga sumusunod na bilang. PT, pantangi, PL, pambalana. Isulat sa loob ng kahon. At dahil magkakaugnay ang mga sumusunod na gawain, pwede na rin natin itong isunod na sagutan. Basahin natin mabuti ang panuto upang maiwasan natin ang pagkakamali. Kailangan nating unawain ang mga pahayag sa mga sumusunod na bilang. Kapag ang ideya sa pahayag ay tama, isusulat natin sa patlang ang salitang tama. Ngunit, kung ang ideya sa pahayag ay mali, kailangan nating guhitan ang pahayag na mali at isulat sa patlang ang tamang ideya. So, kailangan nating magbasa ng mabuti. Para sa unang bilang, ang pangalan ay nagsasabi ng direksyon. Ito ba ay tama o mali? Kung mali, tandaan, guguhitan ang pahayag na mali at isusulat ang tamang ideya. Ang pangalan ay nagsasabi ng direksyon. Para sa ikalawang bilang, ang pambalana naman ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan para sa isang tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Katlong bilang, ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan para sa isang tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Ikaapat na bilang, ang pantangi ay nakasulat sa malaking titik. Kalimang bilang, ang pangalan Rudy ay pangalang pambalana. Ang pangalang Rudy ay pangalan bang pambalana? Number 6, ang pangalan gamot ay pangalang pantangi. Ang pangalan bang gamot ay pangalang pantangi? Kapitong bilang, may tatlong uri ng pangalan. Kapitong bilang, may tatlong uri ng pangalan. Ikawalong bilang, Sarah, Miss Minchin, Miss Amelia at Becky ay mga uri ng pangalang pambalana. Ikasyam na bilang, ang doktor, nurse, pulis, sundalo at guro ay mga uri ng pangalang pangtangi. Para sa ika-sampung bilang,
At huling bilang na ating sasagutan, ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. At dahil magkaugnay din ang susunod na gawain, ito ay atin din sasagutin. Pagtatama, hindi sasagutin kundi sasagutan. Ating basahing mabuti ang direksyon kung paano natin sasagutan ang gawain ito. Para sa inyong susunod na gawain, meron kayong makikita dyan sa inyong module, may nakaguhit dyan na isang Venn diagram. Ganito ang kanyang itsura. Sa isang bahagi, may nakalagay na salitang pantangi at sa isang bahagi naman ay ang salitang pambala na. Para dito sa isang bahagi na may nakalagay na pantangi, maglalagay ako ng isang tiyak na salita o pangalang pantangi. Halimbawa, ang salitang safeguard ay isang tiyak na pangalan. Ito ay tiyak na pangalan ng ano? Hindi ba ang safeguard ay tiyak na pangalan ng isang sabon? Kung dito sa isang bahagi ay sinulat ko ang tiyak na pangalan ng isang pantangi, dito naman sa isang bahagi ng Venn diagram, isusulat natin ang hindi tiyak na pangalan. Ang susunod na halimbawa ay Thailand. So, ang Thailand, kapag sinulat natin siya sa pambala na, magiging ano siya? Tama. Ang Thailand ay isang bansa. So, yung iba pang mga susunod na mga halimbawa, kayo na ang maaaring magsagot nito. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga kasamahan sa bahay, kay mami, kay daddy, o kung sino man ang nagtuturo sa inyo. Ginagamit ang Venn diagram upang may pakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pangalang pambala na at ang pangalang pantangi. Kung nasagutan na natin lahat ng mga pagsasanay, dadako na tayo sa isa pang lesson na ating pag-aaralan. Ito ay ang paggamit ng diksyonaryo. Alam ba ninyo mga bata kung ano ang diksyonaryo? At kung ano ang gamit nito? Nagagamit ang diksyonaryo, una, ito pa ay para sa formal na definisyon, ang tawag kapag ang salita ay may pinagbasehan o galing sa diksyonaryo. Ito ay isang pamatnubay na salita na makikita sa bandang itaas ng diksyonaryo. Ito ay tumutulong upang mapadali ang paghahanap ng kahulugan ng isang salita. Babalikan natin ang inyong module doon sa may page 3 nito. Doon sa letter B. Ito siya. Babasahin ko ang panuto kung anong gagawin at kung paano ito sasagutan. Para sa letter B, alaming mabuti ang mga salitang nasa loob ng maliit na kahon. Iugnay ang mga salitang nasa malaking kahon, gamitin ang inyong diksyonaryo sa pagsagot sa mga sumusunod. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o pwede na rin tayo magsulat sa ating module. Nasa malaking kahon ang ating sasagutan. Paano natin ito sasagutan? Pipili tayo ng tamang sagot doon sa maliit na kahon. Ito ay mga salitang magkakatulad. So, hahanapin natin ang katulad o kasingkahulugan ng salitang arugain at kalingain. Pipiliin natin dito ang sagot at isusulat natin dito sa patlang. Pwede tayong magpatulong para masagutan natin ang mga pagsusulit na ito kung sino ang kasama natin nakakatanda sa ating tahanan. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang tapusin ang ating mga aktibidad.
kung natapos na tayo sa ating gawain, ay magpapatuloy na tayo sa ating mga gawain. Nasa page 7 na ating module. Basahin natin mabuti ang panuto sa malayang gawain 2. Iugnay ang bawat salita sa kaliwang hanay, ang kasingkahulugan ng salita nito sa kanang hanay, gamit ang inyong diksyonaryo. Kung wala kayong diksyonaryo, pwede kayong magpatulong kung sino man ang kasama natin nakakatanda. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno o pwede na rin dito sa ating module. Nandito ang ating sasagutan. Hahanapin natin ang kasingkahulugan na salita sa hanay A. Hahanapin natin ang kasingkahulugan na salita dito sa hanay B o hanay ba. Bibigyan ko din kayo ng ilang sandali para masagutan ang lahat ng ito. At para sa ating susunod na gawain, ang malayang tayahin 2. Basahin din natin mabuti ang panuto. Ibigay ang formal na kahulugan ng mga sumusunod na salita base sa diksyonaryo. Isulat ang sagot sa ating modules na rin. So, 10 ang titingnan natin, 10 mga salita ang titingnan natin sa ating diksyonaryo. Kung meron tayong diksyonaryo sa bahay, pwede natin gamitin. Kung wala naman, nandyan lang si Google. So, bibigyan ko kayo ng ilang sandali para masagutan lahat ng mga ito. Hindi ako ang teacher ninyo, pero nag-guide lang ako. So, tinuturo ko lang naman ito sa mga anak ko. Kaya, naisipan ko rin naman na i-share na sa inyo. So, pwede na rin nating sagutan ang malayang gawain 3 at malayang tayahin 3. So, very ano na lang sila. Very self-explanatory na lang sila. Na iba lang silang exercises, pero napag-aralan na natin sila. At para sa huling bahagi ng ating pag-aaralan, kung kanina napag-aaralan natin ang dalawang uri ng pangalan, ngayon naman, pag-aaralan natin ang apat na kasarian naman ng pangalan. Ito ang apat na kasarian ng pangalan. Pangalang panlalaki, tumutukoy ito sa pangalan ng lalaki, katulad ng tatay, kuya, diko, mga panlalaki ang mga yon, kasarian panlalaki. At ang pangalawa naman ay ang kasariang pambabae o pambabae. Tumutukoy naman ito, syempre, sa pangalan ng mga babae, katulad ng tiya, lola, ninang, mga pangalan o kasariang pambabae ang lahat ng mga yon. Meron din tayong tinatawag na ditiyak. Ano ba ang ditiyak? Ito ay ang uri ng pangalan ng tao, bagay, pook at pangyayari na walang tiyak na kasarian. So katulad ng doktor, so hindi natin alam kung ang doktor ba ay lalaki o babae. Pwede rin naman na pangulo. Pwede siyang babae, pwede siyang lalaki. Kaya kinoconsider sila as hindi o di tiyak. Meron din naman tayong tinatawag na walang kasarian. Ano ba yung walang kasarian? Ito ay ang uri ng pangalan ng tao, bagay, pook at pangyayari na walang isinasaad na kasarian. Katulad ng ano ang mga walang kasarian? Katulad ng sabon, tubig, alkohol, panyo, gamot, ospital. So yung mga pangalang walang kasarian. So very easy lang naman na maunawaan. For sure naman masasagutan natin ang mga gagawin natin ng mga pagsasanay. At ito naman ang ating susunod na sasagutan. Isasagawa sa letter A. Narito yung mga iba't ibang uri ng pangalan. Isusulat natin o pipiliin natin lahat ng pangalang panlalaki. Isusulat natin dito sa loob ng kahon.
At lahat naman ng pangalang pambabae ay ating pipiliin at isusulat din natin sila dito. At lahat ng mga pangalang ditiyak, dito natin sila isusulat. Mga pangalang walang kasarian, dito natin isusulat. Basahin natin isa-isa yung mga nakasulat dito at tutukoy natin kung sila ba ay panlalaki, pambabae, walang kasarian o kaya naman ay ditiyak. Sulat natin sila sa tamang kahon. Madami-dami yung mga isusulat natin ng mga pangalan sa apat na uri ng pangalan. So, bibigyan din ko din kayo ng ilang sandali pa para masagutan lahat ng mga ginagawa ninyong activity. Ito yung susunod. Next. Ito ang inyong susunod na sasagutan. Para siyang crossword puzzle. Pwede kayong magpatulong sa mga guardian natin sa bahay o kaya sa mga mommy at daddy natin na nagtuturo sa atin. So lahat ng mga patayo, dyan natin ilalagay ang ating mga sagot. At karagdagang gawain, ito na pinakahuling bahagi ng ating module. Ito ang tinatawag natin na ladder chart. So, may nakalagay dito pangalan at mga uri nito. So, dalawa yung uri ng pangalan. Pangalang pantangi at pangalang pambalana. Pwede nating isulat dito ang pantangi at magbibigay tayo ng halimbawa ng pangalang pantangi. At pwede na natin isulat dito yung pambalana. Magbibigay din tayo ng pangalang pambalana. At pwede rin tayong magsulat dito ng salitang Colgate. Ano ba yung Colgate? Toothpaste. So, bilang bahagi ng ating pag-aaral, dito natin susukatan kung talagang natutunan natin ang ating pag-aaral. So, yun yung last lesson ng video natin. Sana makatulong ito sa lahat ng mga mami na hindi lang isa, kundi dalawa o tatlo pang mga anak kanyang tinuturuan. So, kung ipapanood mo sa isang anak mo itong video na to, pwede nang kahit siya na lang mag-isa ang sumagot ng lahat ng mga gawain para sa module sa kanyang Filipino. Happy Tuesday morning po sa ating lahat. Time check, it's 2:47. So, sana po makatulong yung pinaghirapan ko at pinagpuyatan kong video para sa ating mga anak. See you po sa ating next video para naman sa English module.